Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Yeah! Oh, yan. Diba? Masantos yan, Karem. Sa inyong lahat, mga katambay at kasosyo. Ako po si Atty. Ninik, dito sa Tambayan. Kasama si... Ayan, Doktora Becky Bello, the belt. Diba? Ang heavyweight. Ang ating usapan ngayon, nag-imbita po tayo ng isang eksperto. Ay? Ayan. Mga expert. Eksperto. Saan? Sa larangan ng pagpapaganda. Yes. Ayan. Isa po siya, doktora. Yes. Ulit, Doktora Becky Bello. The belt. The belt. Yes. Yan ang pangalan ngayon. Opo, hindi po ako yung karaniwang doktor na nakaputi. Ako po talaga ay yung kwan po. Nakaitim po ako para diretso na kong kwan. Dibe. Ako po ang sumusundo. Ay, mahalaga to. Kasi ano pong yes. specialization nyo, Doktora Becky Bello? Ako po ay yung talagang kwan po. Di ba yung mga iba po ay nagpapagawa, nagpapaganda ng mga ng mga mukha, pinapaayos yung mga sirang ilong. Mm-hmm. Ako naman po ay naninira ng ilong. Yan po. Naninira ng mga suso. Pero meron kayong ano, di ba? Specialista kayo. Kaya nyo rin ba yung tinatawag na penile enlargement? Ay, kayang-kaya din po yun. Tapos, opo, kasi ganito po yun. Kami po, ako po, doktor, nag-aral po ako sa sa Tico University. Tico University? Yes! Saan siya? Sa Patikol? Dun sa may kwan po. Sa probinsya yan? Diyan po sa may Maga City. Maga City, okay. Oo, nakakamagaling. Ang galing, ha? Ang galing, diba? At, ano ba yun? Hello, hello pala ha. Oo, tama. Limbag nga malong kanyayo amin. Uh-huh. Yeah. Oh, sadali, attorney, bago ko sagutin yung tanong mo ha. Mm-hmm. Kahapon ha, may nangyari sa akin na nakaw ang cellphone ko. Hala. Pero, binalik ang cellphone ko, attorney. Oo, binalik. Mabuti na lang, ginawa kong screensaver yung titi ni Jim Pared. Ang pambansang etis. Oo, sabi niya sa akin, balik ko, ang dugyot mo. So yun pala, hala. Ibinalik. Oh, oh. Ay, screensaver niya parang hindi papakialam yung cellphone ninyo. Di ba pag bukas pa lang, attorney, hindi na ginag... Inisuy na sa... Ay! Sabi niya. May kagandahan rin pa lang na di idudulot ang pambansang edits, di ba? So, ayan, balik tayo kung ano ba yung kasi, specialization. Oo, specialization mo yung tinatawag natin na penile enlargement, yes, di ba? Pagpapalaki ng burat. Diba? Opo, ganun po talagang ginagawa ko. Oo, yun, sabi, kasi may diba? Ikwan kasi hiwagin kamay ko. Oo, yeah. Kasi sa usapang Tax Wednesday ngayon, meron kasi tayong tinatawag na cosmetic tax. Ay? Bago yan, oo. Anong papaganda ka na lang, may tax pa? Correct. Naku? Alam mo, Doktora Becky, yes. mo, kailangan matutunan mo to. Kasi alam ko meron ka rin sideline, diba? Bukod pa sa iyong bilang isang professional, yes. Na doktora, meron ka pang sideline. Ano nga pala yung iyong negosyo? Ang negosyo ko po, since kwan po ako, nag-aayos po ako ng mga book-book na mukha. Yan po, nagtitinda din po ako ng coffee table book. Ayan. Book. At mabibili niyo po ang coffee table book dun sa Buklo Stores. Diba? At hindi lang yun, diba? Buklo! Si Becky Bello po kasi ay isang specialista nga at nagbebenta rin siya ng mga iba't ibang klaseng mga produkto na para sa sex, di ba? Mga sex toys, di ba? Di ba may grocery ka ata? Ay, may grocery din po. Saan ang location ng iyong grocery? Diyan po sa Bukloron. Sa Bukloron pala? Okay. Malapit sa simbahan. Tama. Yan, kasi alam nyo, yung inyong grocery na yan, syempre kumikita kayo, di ba? Meron kayong mga paninda. Kailangan i-ano natin, talakayan natin kung paano ba ang pagbubuwis ng iyong buy and sell na iyong grocery mo. Ay, pag-usapan din natin. Grabe yan. Naman. Diba? Ako na naman pag-uusapan. Pero ibang pag-uusapan din natin, ha, attorney, ha? Mm-hmm. Hindi lang yung business ko, yung business ng
ng mga mga monkey business. Correct. Mga, no? Oo. Eh, ito. Eh, di ba, sabi nga natin, gumagawa ka nga ng mga, pagpapaganda. Alam mo ba, meron kasing inilabas na revenue regulations, ang BIR. RR ang tawag natin. Pag sinabing revenue regulations, yan ay 2-209. Ito lang Pebrero. Okay. Inilabas yan. Yan isinasaad ang mga tinatawag na rules and regulations na nauukol or na tumutukoy sa tinatawag nating plastic surgery, cosmetic surgery, reconstructive surgery. Pag sinabi kasing cosmetic surgery, yan yung mga, di ba, doktora, yan yata, pagkakaalam ko ha, kasi ano mo to, linya mo to, di ba? Eh, yan yata yung pagka nagpapa-opera ka para gumanda. Tama po ba? Opo. Diba? Tsaka magdagdag. Magdagdag at magbawas. Para, hindi, tsaka kung yung cosmetic po yun, yung po yung kampo, kung gusto niya magsunog ng pera, gano'n. Ayan, tama. Ilagay niya lang sa kwan. Oo. Tapos meron din tayo tinatawag na reconstructive surgery. Yung mga example, yung mga na-aksidente. Diba? Ay, tapos kunyari may nangyari sa mukha nila at kailangan ibalik sa dati or at least presentable. Diba? Maganda sa paningin ng mga tao. Para din bumalik yung self-esteem. Team, di ba? Gumagawa din kayo niyan. Confidence. Yes. Oo. Ngayon, so ano mga niyo, gumagawa ba kayo tinatawag na liposuction, yung pampatanggal ng taba? Ay, gumagawa talaga ako ng liposuction. Nagla-liposuction kami tapos ayun nga eh nagkaroon kami ng problema nitong si Joe Berman. Ay, bakit? Liposuction ko siya. Ah, talaga? Oo. Tapos nakipag-away sa akin, tapos? sinabi ko kasi may 5% tax 'yan, sabi ko. Oo, tama 'yun. Kasi kwan niyan, invasive, hindi siya non-invasive kasi talagang kwan niyan. Sabi ko sa kanya. So, sabi niya, nakipag-ex deal siya sa akin. Sabi niya sa akin, pwede ba yung mga langis-langis ko na nakuha niya yung taba-taba, pwede bang ipalit ko na lang? Na para yun na lang para i-offer ko. Deal? O, kasi kulang naman daw tayo sa langis di sa Pilipinas. Sabi niya, kasi may mga ex-deal, di ba? Oo, may ex-deal, gano'n. Alam mo ba, Doktora Becky, ano? Kasi pagka mga ex-deals na ganyan, yan ay pwede kasing i-considera yan na constructive receipt. Ah? Oh, yes. Kasi ganito yan, pagka ikaw ay nakatanggap ng pera, okay, pwede kasing actual na nahawakan mo yung pera. Nahawakan. Ay, nahawakan na naman. Ayan na naman tayo, yung hawak-hawak na ganyan, di ba? Pwedeng nahawakan mo yung pera, pwede rin hindi mo siya hawak sa iyong kamay, at hinahampas-hampas. Pwede gano'n, di ba? Nilulukot-lukot. Kaya nagiging kulubot. Correct. Lalo na kung kulay violeta yan. Ay, nako. 1,000. 1,000. Aray, nako. Yan ay, di ba, lukot-lukot, di ba? Pwede kasing merong pera, pero hindi mo siya nahahawakan nga, pero may control ka. May ibang humahawak. Ah? Oo, pwede yan. Oo, may ibang humahawak, pero may control ka. Ang tawag naman dyan, yan ay constructive receipt. Kasi yung actual hawak mo. Pero yung constructive receipt, hindi mo siya hawak, pero may control ka. Kung baga, kaya mong, sabi mo ngayon, ilabas ang pera, ibigay ito sa ganito. Yun. Kaya mo, kasi may control ka. Ay, ngayon ko lang na-realize, attorney, kasi sabi mo, receipt, sabi mo. Ang basa ko dun sa receipt na yan, receipt, sabi mo. Oh, shit, I'm sorry. Kaya pala pinagtatawa na lang ako. Sorry, bobo lang. So, bakit ba puro nga daw tayo bobo, di ba? Oo. Yun, bobo daw. Oo, mayaan mo na sila. Kasi silent people. Correct, kasi nga meron tinatawag na karma. Na topic karma. Rin natin bukas sa Mangko Day, di ba? Ay, maganda yan. Oo, na makakasama natin, of course, si Attorney Trixie. Pero bago ang lahat, yan, share muna. Yes. Tsaka puso-puso at like. Tama, at saka may text line po kami, 0918-350-2378. O kaya sa Facebook, yung DWIZ882. O kaya sa website, at saka sa YouTube, di ba? DWIZ882am.com. Meron din tayo palang nakalista kasi dito sa regulations na ito. Yung mga breast lift. Ayan, yung mga papataas na mga dede, di ba? Ay, gano? Oo, mamoplasty. Yung papatanggal, di ba? Mamoplasty? Oo, meron ganyan. Oo. Ay, hindi momoplasty. Mama. Oo. Mama. Mamoy. Mamoy. Mamoy plasty. Okay. Ano yun? Oo. Merong mamoplasty. Kasi nakalista. Yun yata yung may kinalaman sa dede, di ba? Ay, yung mga kwan na bulok? Tinatanggal, oo, di ba? Yung tatanggalin. Ay, so yung kay kwan din, kay Paredes, no? Di ba nagpaturok din siya ng kwan? Ano pa
Naturok din petrol ba siya? Petrol daw. Charot. Nabulok. Ayun, tapos okay. Meron din yung facelift. Ayan. Mm-hmm. Tapos ang dami mga nakalista dito. Tapos hindi to, ano ha, itong regulations na to, hindi naman limitado. Uh-huh. So kasama dito, yung sinasabing, ano nga, penile enlargement. Pagpapalaki ng borat. Oo, kasi may mga ganun uh-huh. tao na hindi naman biniyayaan. Mm-hmm. Okay. O kaya may biyaya nga, pero hindi hindi tumataas, di ba? Hindi kailangan ng di ba may facelift, may condom, yes. may breastlift. Dapat meron ding titties So yan, kasi dati-rati, alam mo sa ating tax code, wala kasing ano, cosmetic tax. Walang ganyan-ganyan noong araw. Oo. Naisipan kasi, alam mo actually nung nasa Senado ko noon, isiningit lang yan. Yes. Oo. Pinag-usapan, kaya lang kulang isang araw yan eh. Uh-huh. Alam mo, nagpuntahan ng mga dermatologist natin, yung mga kasaman mo, di ba? Yes. Nagpuntahan siya. At sinasabi nila, mas marami na ngayon ang nagpapagawa ng kanilang mga katawan, lalo yung mga kaibigan natin, mga LGBTQIA++++, di ba? Sa Phuket, Thailand. Yes. Ang dami doon. Ang dami, diba? Tsaka mura din kasi ang gagaling din talaga. Diba nakakita ka naman? Ako may nakita na ako na sa ano ito ha? Sa internet ha? Uh-huh. Yung bang, alam mo, lalaki itsura niya. Yung mga trans men, diba? Lalaki, pero nandun pa rin yung kanyang vagina. Nandun pa rin. O, pasintabi sa mga nakikinig sa atin. Ay, meron na ngayon. Kasi ang hirap na pag mag-uusap tayo, tapos sabihin natin, yung kwan ni ano ay kinuan, at saka yung ari na ano. Direct na. Kasi ano bang translation sa Tagalog or sa Filipino? Diba? Ang hirap, di ba? Mm. Ito ay para sa kaalaman ng lahat, di ba? Mm-hmm. So, marami na raw nagpupunta ng Thailand. Kumbaga, medical tourism ang tawag nila. At ang daming insentibo binibigay pala sa Thailand. Kaya pala ang dami doon naglilipatan. Kaya nagre-reklamo yung sa Pilipinas, yung mga doktor natin, mga kapwa niya yung doktor, na bakit daw wala na nga silang halos kinikita, nagpupuntahan sa Thailand, tapos lalagyan pa daw ng tax. Yun nga, Ernie, na parang mahal-mahal na nga dito, tapos may tax pa. Tama. Oo. Ngayon, sabi ng gobyerno, at saka sinabi nila, kailangan paghiwalayin yung sinasabing cosmetic lang, yung pagpapaganda, at hiwalay yung reconstructive. Kasi yung, example, na-aksidente, di ba? O kaya, di ba, merong minsan na kukuryente, di ba? Mm-hmm. Tapos nasusunog yung balat, kailangan ibalik sa dati, di ba? Yep. So, sabi nila, kung pagsasamahin nyo lahat yan, kawawa naman yung mga iba na napipilitan lang sila magpagawa dahil nga sa aksidente. Uh-huh. Yung iba naman, hindi naman kailangan pero gusto lang talaga. Uy, nakita mo na yung si Ken ba yun? Yung Ken? Hindi taga dito eh, taga ibang bansa, Amerikano ate, or basta Europeano yata. Yung ang kanyang ano, ginagaya niya yung jowa ni Barbie. Ay, ganun? Ken, diba? Ken, ang pangalan niya na, ang daming tinuturok sa kanya, nagmukha na yung ewan yung kanyang mukha, diba? Pero dito sa Pilipinas, meron tayong Pinoy Superman. Ah, meron ganun? Napanood mo yun, attorney? Talagang lahat talaga, pinakon niya talaga. Ah, yun sa isang TV network. Oo, ginawang mukha talagang Superman na ginaya na. Yan. Kasi hindi naman niya kailangan, diba? Hindi naman siya na-aksidente, pero pinapaganda niya. Kasi meron siyang kinukopyahan na idolo niya, di, ganyan. So ito nga, meron ganito. Sabi ng Senado, ayusin na lang natin. So, alam mo, tagal nung hearing namin ngayon, yung sa Senado, no? Yes, yes. Until finally, pero hindi siya kasama talaga sa agenda, ha? Mm-hmm. Until nung nag-session na, nung plenary na, nakita na lang namin na may sinisingit na inilagay na dun sa draft. Uh-huh. Kasi ganito yan eh, mga senator, may kanya-kanyang ano yan, manok. Sabi nila, ipasok mo ito. So, ang gagawin naman ng opisina ni Senator Angara noon, ay igagather niya lahat yan, pagsasama-samahin niya, tapos yung draft, isisingit niya yan, papalitan niya, ilalagay niya, ganyan. So, nung nasa plenary session sila, nakita ko, nandun na yung cosmetic tax, 5% ng gross receipts. Ay, ganun. Oo. So, di ba, na-discuss natin last time, yung total na makukuha mo sa negosyo mo, yun ang gross sales or revenues. Pag binawas mo yung mga costs, yung matitira, gross income. Ang sinasabi dito, base ito sa total gross receipts. Mm-hmm. So, 5% ang dapat ibayad. So, itong si ating pasyente, yung pasyente niyo po, di ba, si anong pangalan niya? Si, Chowerman? Hindi, may isa ka pang pasyente. Yung bagong pasyente mo na magpapapinal. Ay, si Kwan. Si Jacol Paredes ba yun? Yung na genital is a karma. Karma is digital pala. Karma is digital. Hindi pala genital. Diba, paano kung lumapit sa'yo ang isang pasyente na nag nga
pangalang Jackal, Jackal. Oo. Paredes, at sabi niya sa iyo, magpapaano siya? Papapenile enlargement, may papaturok siya, papalinis pa niya para maalis yung mga kulubot, ganyan. Yan ay hindi reconstructive. Kundi gusto lang niya talagang gumanda ang itsura kasi nga nasaksihan na ng buong mundo. Eh medyo dala ng natinding kahihiyan daw. Eh gusto niyang palitan para naman medyo pag binunyan niya ulit, maganda na. Ay, maganda na. So tandaan mo yan, Doktora Becky. Kailangan merong plus 5%. Oo, may plus 5%. Cosmetic tax. Pero kung lalapit siya sa akin, harap-harapan, hindi ko talaga siya haharapin, attorney. Ang sasabihin ko lang sa kanya, just call me maybe. Akala ko kakanta ka nung ano eh. Don't want a short dick man. Ay, the one a short dick. Ay, naku, nakakakonyang ko na yan. Huwag natin pag-usapan yan. Yung mga... Ngayon, ano? Hindi na ako nakakatulog dahil dyan, no? Minumulto ka na naman ba ng dila? Ayoko nang kumain. Pati yung kwan, yung dila-dila. Pati yung may nagpatala sa akin ng dila-dila. Alam mo yung dila-dila, attorney? Yung palitaw. Yung meron ganun? Dila-dila ang pangalan? Dila-dila ang tawag namin sa Ilocano yun. Yung palitaw. Palitaw. Yung puti yan, di ba, na may binubod mo na parang sesame seeds. At may nyog, di ba? May nyog pa yun. Ganun. Na plat na parang dila. Ay, dila-dila. Hindi ko na kinain talaga, attorney. Eh, paano yung oxtail? Di ba, meron ganung luto na, di ba, mga pagkain na oxtail? Ay, yung ano bang tawag? Kari-kari ba yun? Yung ginagamit yung dila ng ano. Ayoko na rin talaga. Ayaw mo na rin. Sarap pa naman. Ayoko ng kumain talaga. Saka merong, di ba, bagoong. Uy, sikat yung bagoong sa Pangasinan, di ba? Sarap-sarap yan. So yun, pagka may lumapit nga sa inyo na sa atin ngayong batas, meron na tinatawag na cosmetic tax. Kaya yung mga magpapagawa, magpapaganda, ay mas tataas kayo ng presyo dahil nga sa cosmetic tax. Alam mo, pinag-usapan din noon, sabi nila, isusulong nyo yan, pero konti lang naman ang makukuha ng pamahalaan dyan na amount. Hindi. Alam mo, bakit? Bakit? Kasi talaga magpapasalamat tayo kay Joberman. Bakit? Mababayaran natin ang utang ng Pilipinas kung siya nagpagawa. Talaga? Dahil sa? 5% ng 5%. Diba? That's ang dami ng papagawa niya, diba? Alam mo, mababawi natin lahat ng mga kinurakot ng kwan. Oo. Diba yun naman ang binabayad sa kanya? So, mababawi natin. Sa ano, nung panahon pa ng ano, sa Katipunan ba yun, diba? Mga Katipunero, diba? Yung mga kinuha daw na pera, di ba? So yun, so meron ang babayaran. Kaya ngayon, yung mga kaibigan natin, mga LGBTQIA na gusto magpadagdag or magpabawas or meron gusto nila magpaganda, meron na silang tax na yan. 5%. Kaya kayo, huwag niyong binabastos ang mga bakla, no? Mga transgender, LGBTQ. Dahil malaking tulong ang 5% na mga pinagpapa-opera nila. Tama. At bukod pa yan sa VAT, ha? Kasi may VAT na meron pang excise tax na 5%. Yung cosmetic tax ay tinaconsider na excise tax. Attorney, may tanong ako. Sige, diba, go. Yung sinabi nila, pag pumasok ko, magpapa-opera sana sila sa inyo. Kasi madami nagre-reklamo sa clinic ko, no? Na parang doble-doble daw yung pinapabayad ko sa kanila. Kasi sa clinic namin, ang pinag-usapan namin, yung kanila, magpapalipo, 50,000 lang, no? Ngayon, itong kan si Joberman nagre-reklamo sa akin. Bakit pumunta daw? Siyempre, meron akong anesthesiologist. No? Iba yung bayad doon, iba din yung bayad sa akin. Tama. Ngayon, pinatungan ng 5% yung kanya, yung anesthesia sa kanya. Tapos hindi tumalab. Gising pa rin siya. Ah, ganun. Kaya inulit pa rin. Tapos pinatungan na naman ng 5%. Ala. Kaya nagre-reklamo siya, okay lang po ba yun? Pero nung hindi na talaga siya kuman, attorney, no? Hindi na siya umefect yung na yan, yung anesthesia na yan. Hindi na umepekto. Embalsam mo na. Hindi pa rin umepek. Hindi pa rin. Ang inang dugo ng babae. Kaya nga itong anong to, itong sinasabi natin dito, pagka ikaw ay magpapagawa nga, may 5% yan. ngayon, kasi kayong Doktora Becky, ay professional, professional. Yeah. Okay. Dancer. Decide lang yun sa gabi. Okay. Kasi sa umaga, di ba, doktora. Tapos sa gabi,
Dancer. Oh, yes, okay. Dancer. Eh, ikaw yung tinatawag na professional. Okay. Professional. Alam mo yung banagin natin yan. Kasi maraming mga tao nagsasabi, oh, I am very professional, di ba? Ganyan, di ba? May mga ganyan, di ba? Professionalism. Professionalism, di ba? Sinasabi nila, di ba? Kasi kung titingnan natin, dalawa ang pwede kasing ibig sabihin ng salitang professional. Uh-huh. Okay. Ang isa, kung ano yung sinasabi ng batas. Uh-huh. Masasabi lang professional ka kung meron kang pinapractice na profession. Uh-huh. Ano yung profession na yan? Dinefine na yan. Uh-huh. Ang profession mo ay dapat nag-aral ka ng let's say 4 na taon sa kolehiyo, uh-huh, tapos dumaan ka pa sa pagsusuri bago ka mag-graduate, uh-huh, tapos meron pang pagsusulit ulit, yung tinatawag na board exams, uh-huh, na ibinibigay ng Professional Regulatory uh-huh Commission or isang bar exam na binibigay ng Korte Suprema para sa mga abogado. Kasi sa Pilipinas, yun lang naman Korte Suprema ang ang nagbibigay ng exam para sa mga abogado. So, dapat may lisensya ka talaga. Exactly. Kasi ang kalalabasan, ayan na naman tayo sa word na yan, di ba? Lisensya? Oo. Lisensya ang kalalabasan. I'm a doctor, no? May lisensya ako. Yun na lang. Driver's license. Oo, di ba? So, yung pagka nag-tapos sila ng pag-aaral, may pagsusulit pa yan, may defense pa yan mga thesis nila, tapos meron pa yung exam na ibibigay ng PRC o kaya ng Supreme Court. Okay. Okay. Pag sila nakalusot na lahat dyan, bibigyan sila ng lisensya. Yan ang mga professionals. Okay. Wow. Professionals ang tawag sa kanila. Pero kasi ngayon, may isa pang klaseng definition ng professional. Mm-hmm. Yung ba sinasabi, late ka na naman, hindi ka professional, di ba ganyan? Yeah. O kaya, ay ang sipag-sipag niya, napaka-professional siya, marunong siya makisama sa amin. Iba naman yung ibig sabihin na yan na professional. Mm-hmm. Okay? Pero pagdating sa ating ano kasi, sa ating tax code, okay, sa buwis, may mga tao kasi na hindi naman lisensyado, wala silang lisensya na binigyan ng PRC, pero kinukonsidera sila ng tax code natin bilang professionals. Mm. Okay? Okay? Kaya nga yung mga artista, wala naman degree yung iba dyan. Hindi naman nakapagtapos, wala namang license yan galing sa PRC. Pero tinatawag sila na professional. Oo. Kasi ang saklaw ng professional ay hindi lamang yung mga nag-aral, kung hindi pati yung mga may ginagawang trabaho, kagaya mo nga. Ako, meron pa kami professional na isa attorney. Ano pa? Yung mga kwan dyan ha, yung mga namimera sa mga matatandang mga Amerikano. Ay, mga professional. So yan, mga professional. Pero hindi kasama dyan yung mga gumagawa ng masama. Example, professional hecklers. Wala yan. Professional killer. Professional killers. Hindi yan kasama. Uh-oh. Ang sinasabi dito, nakalista yan kasi sa regulations ng BIR. Example, mga director, kinoconsider silang professionals. Diba? Mga artists, professionals yan. Yung mga nasa entablado, professionals yan. Yung mga artista natin. Yes. Pati nga, yung dancer, yung trabaho professional mo sa gabi. Professional dancers. Professionals pa rin sila. Pag sila ay binabayaran, okay. Bayaran. Oo. Madumi. Correct. Pag-practice kasi ng profession, okay, ikaw ay kakaltasan dapat muna bago ibigay sa'yo ng buo. Tatanggalin. May tatanggalin na bahagi o parte ng ibabayad sa'yo. Uh-huh. Ang tawag doon sa tatanggalin na yon, creditable withholding tax, CWT. Okay. Oo. Iba yan dun sa kung ikaw ay empleyado. Uh-huh. Kung ikaw ay empleyado ng kumpanya, kung pumapasok ka 8 to 5, ganyan 8 to 5, di ba? Araw-araw. Ang kinakaltas sa'yo ng employer mo, uh-huh, ang tawag naman dyan ay EWT, Expanded Withholding Tax. Okay? Uh-huh. Bakit? Kasi yung bang sweldo mo, tatanggalin na yan, tatanggalin na yung tax mo, uh-huh, para pagtapos ng isang taon, zero out. Kumbaga, kung magkano yung ibabayad mo sa BIR, in advance na ng employer mo, tinanggal na niya. Kasi may obligasyon ng employer mo na ibayad dito sa BIR. Hindi ka naman mamroblema. Okay. Kumbaga sitting pretty ka na lang. Pagdating ng Pasko, wala ka nang iintindihin, di ba? So, attorney kami, so, kapag pero professional, yan. Kami pala mga vlogger, kaya pala kami hindi tinatawag, wala kang professionalism, sabi ng iba, ha? No?
na sa amin, at tama nga talaga kasi hindi kami bayaran ng mga vlogger. Correct. Tsaka hindi kami nababayan bayaran dito. Kaya naghanap po kami ng sponsor para dito. Oh, speaking of nga pala, tama, galing mo talaga si Megway Boklo. Becky Bello talaga. Basta pag pinag-uusapan, puro pera. Oo, number one. Oo. Yan, sige, ibanggitin mo. Yung mga gustong ano. Yung mga gustong sumuporta dito sa DW, sa kwan po namin, sa show namin sa Tambayan. No, para tumagal pa po dito. Diba, para hindi po kami tamarin. Para pumasok kami ng pumasok. Ayan po, naghanap po kami ng mga sponsor na magpapadala po ng pera para pang pasweldo sa amin. True. Tsaka, sponsor na din po sa mga damit namin. Hindi po kami nagbibiro. Talaga po talagang professional ako ngayon. Kasi, diba, wala naman tayong sponsors, diba? Station sponsors yan, diba? Eh, pero ngayon, pwede na pala. Yes. So, tumatanggap na pala kami. May binigyan nga ng kontrata yan, na pwede pala yung mga gusto mag-advertise ng inyong mga produkto or kung ano man ang gusto nyong mga negosyo na, na meron kayo, pwede nating i-advertise yun. Tapos may kontrata, mag-message lang po kayo sa amin. Seryoso po si ano, Dr. Becky Bello. Seryoso po talaga the ako. The belt. Yung po, mag-sponsor naman ko. Para naman meron kami mga pampalitan. Oo, para tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan natin at magbibigay kami ng totoong mga balita. Oo, para naman may pampakulay ako ng buhok, di ba? Kasi itong buhok ko, itim na itim, buhok na lang ang hindi virgin. Hala? Ang virgin. Parang hindi ako makapaniwala kasi. Ito sinabi mo, buhok mo na lang ang... Kinorek mo nga. Buti naman. Kasi talaga magre-rebelde talaga. Okay. So yun. Eh ngayon, ayan, balik tayo. EWT, pag ikaw ay empleyado, kinakaltas na ang sweldo mo, ang tax mo sa buong taon. Mm-hmm. So bawat buwan, may natatanggap ka, kunyari 20,000, less na. So 18,000 na lang. Siguro ganun, ano? Hanggang sa December. Mm-hmm. Para pagdating ng April 15, pag magbabayaran na, wala ka nang iintindihin. Kasi inalis na ng employer mo. Anong gagawin mo ng employer mo? Isa-summarize lahat niya yan sa lahat ng kanyang mga empleyado. Tapos yung total na kinaltas niya, ibabayad niya sa BIR. Employer mo ang may obligasyon. Ikaw wala ka na obligasyon. Kasi nga, ang tawag dyan ay substituted filing. So, wala ka na intindihin. Yung kinakaltas sa'yo, expanded withholding tax, wini-withhold na ng employer mo para sa'yo. Okay. Pero pag ikaw ay professional, wala ka namang employer eh. Sino employer mo? Ikaw rin. Nagpapaswaldo lang ako. Diba? Wala akong kuwan. Yayamanin, diba? Wala employer. Nagpapaswaldo ako. Correct, oo. Eh, syempre, yung mga ibinabayad sa'yo ng mga pasyente mo, si Joberman, si Jacole, diba? Tapos sino pa ba? Si Leo Momo. Yung mga pasyente mo, di ba? Si Mosquito. Si Mosquito, di ba? Lahat ng ibabayad nila sa iyo ay kailangan kaltasan nila ng tinatawag na CWT. Yung tinatawag CWT. Nga na creditable withholding tax. Kasi ganito yan. Pag magbabayad ka na ng taxes mo sa April 15, di ba? Pag magbabayad ka na, lahat ng mga ikinaltas na mga pasyente mo, lahat ng mga ano mo, kukunin mo yung tinatawag na BIR form 2306. Okay. May form yan eh, BIR form. Isang dokumento yan na itong pasyente mo, binawas niya ang 5% at may obligasyon siya, para siyang employer mo, may obligasyon siya na i-remit yun sa BIR. Okay. At ang bibigay niya sa'yo, yung form na nakalagay doon, okay, nagbayad na siya. Okay. So, ano gagawin mo ngayon? Yung groceries mo sa buong taon, i-add lahat mo yan, di ba? Pag in-add mo, kung magkano yung binawas na sa'yo, ibabawas mo na. Kumbaga, kung ano na lang yung matitira, yun na lang ang iyong babayaran. For example, sa buong taon, kumita ka kunyari ng 1 million. Ang dami na nag-withhold ng taxes sa'yo, yung CWT. Ang withhold nila sa'yo, sabi natin, 900,000. O di, meron ka pang 100,000, di ba? Yung 100,000 na yan, yan na lang ang babayaran mo sa BIR kasi nagkaroon na ng advance payment ng mga creditable withholding taxes sa'yo. Pero ganito ang pag-withhold sa'yo. Depende yan sa kikitain mo sa isang taon. Kasi, kung ikaw, ang iyong gross receipts ay hindi lalagpas ng 720,000. 720,000. Wala pang 1 million, di ba? Ang kailangan ibawas nila, 10% lang. Okay. So, kunyari,
ay babayad sa iyo is 500,000. Mm-hmm. Less 10%. So 10% noon magkano? 50, okay. 'Di ba? So ang matatanggap mo na lang is 450,000. Mm-hmm. Okay. Pero kapag ang gross sa receipts mo sa buong taon ay lumagpas ng 720,000, mm-hmm, ang ikakaltas dapat sa iyo is 15%. Ay, malaki. Mas malaki. Mas kasi malaki. Mas malaki naman ang binayad sa'yo. Oo. Eh. So, kunyari, ikaw professional dancer. Since doctor ako, professional, yes, ako, no? Correct. Doctor naman ako. Correct. Do-doctoring ko ang tax ko. Yan, oo. Oh. Buti nabanggit mo yan. Kasi marami kasi mga professionals, mga doctors, kasama na rin mga abogado, pati mga architects, and yung mga, lahat ng professions, okay? Doctor na, may sakit pa talagang manluloko. Pati mga artista. Ay? Okay. Kasi yung binabayad sa kanila, di ba may mga, di ba may mga road shows minsan, o kaya yung mga mall tours, di ba, o kaya road minsan show sa mga barangay dito, di ba, you're so road, oo. Parang alam ko yan. Di ba pupunta ka sa probinsya, magsho-show ka, babayaran ka, pipirma-pirma ka lang ganyan, tapos eskapo ka na. Mm-hmm. Yung binabayad sa'yo, dapat yan meron withholding tax. Depende kung gano'ng kalaki binayad sa'yo. Pag binayad sa'yo sa show mo, let's say example, 50,000, dapat tanggalin 10% noon. Ah? Oo. So, hindi buong 50 makukuha mo. Ay, paano pag ganito, mm-hmm, attorney, no? Mm-hmm. Na parang in-invite ka sana ng isang mong kaibigan na para mag, na pumunta doon sa ibang kwan para i-endorse itong product niya. Oo. Diba, na parang binayaran yung artist, pero hindi, ang tagay ito, sinabi na lang ng artist na, Ah, gumano siya. Sige, yan ang ipapaliwanag natin sa ating pagbabalik kasi 12:30 na po tayo, Philippine Standard Time, news break po tayo. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. Yeah! We're back! Yes, we're back! Ganda! Diba? Mga katambay natin ka-social. Like lang po ng like, share lang, share. Uy, mag-attendance check tayo. Kasi dami natin mga katambay na nandito ngayon. Si Helena Vanzuela, si Marjin Hamasaki, Red Gareth from Sanfo, Perlita Ichiro, konnichiwa daw, sabi niya sa'yo. Sige, tuloy mo. Konnichiwa! At yung valedictorian, class valedictorian natin, si Miss Annie. Ayan, class valedictorian talaga natin yan. Oo, best in swimsuit. Sasabitan na yan ng dumbbell. Nahugis. O, si Miss Annie Gachalian Agli, Sally Kiguchi, Ay De La Cruz, Sireen Pablo, Quantuming Plus, Bautista Plana Susan. Sino pa ba? Dami nito is... Hello, Ate Helen Gloria. Ayan, Joy Cinco, Riani Morales. Ayan. Hello, Cementi. Felomina Ferrer. Dami kasi. Hello, Madam Naka. AA181 Kasosyo Partners. Yes. Hello, hello. Oo, of course, namimiss natin si Madam Mocha Uson. Yes. Now, Miss Madam. Madam, kayo ay vindicated na dahil sa may karma. Diba? Yes, na karma talaga. At tayong mga ano, mga nagsusuporta sa presidente natin. Yes, genital na talaga ang karma. Ay, ayaw nga pala. Digital. Mm-hmm. Gina Pableo Monsi, Yoli Butol. Akala ko bukol. Ay, huwag mong ginaganyan mo. Hindi. Nagkamali ako ng ano, tingin. Edna De Guzman Biguasen, Ophelia Ebio, Rosette Boon or Bun yata to. Perla Abad. Uh-huh. Sino pa ba? Ang dami. Sige, mamaya to. Si to, Mina Relato Payungayong. Uh-oh. Ayan. Ay, may sasabihin ako, attorney. Sige, go. No? Yung kwan pala. Yung mga taga Japan. Di ba ngayon ang mga Japan, bakit kaya yung parang blur kapag nagsisigs gano'n? Oo nga pala, bakit gano'n? Oo, tapos ang mga boses talaga kapag nagaganon, parang anime. Anime? Ang hinyo! Hindi, di ba yung mga girls, di ba? Ganun sila. Tapos yung mga lalaki naman, diba? Mag-ganun sa parang mga... Over mga... Tapos, paano naman kapag yung, matatanda, mga gurang? Para paano, paano? Paano? Aray, yung arthritis ko. Pwede naman mag-consulta sa'yo, di ba? Dr. Becky Bello? Belt. Lalagyan natin ng kanyang mga paa nila. Lalagyan diba? Po natin ng mga kneecap. Ganyan po. Tapos kailangan po nila lagyan po ng kanyang mga ako nila. Ayan. Para hindi makadisgrasya, lagyan ng helmet. Ayun. Eh kanina, di ba, tinatalakay natin yung cosmetic tax, yes, di ba? At sabi, at tapos sinabi rin natin na may kaibahan ang expanded withholding tax at saka ang creditable withholding tax. Mm-hmm. Okay?
Yung sa'yo, pag may nagbayad sa'yo, kunyari professional dancer ka, may show ka sa kabanatuan. Ayan, so may show ka. Babayaran ka ng, sabihin natin, 720,000. Okay. Cheque. Oh, cheque. Oo. Yan ay hindi buo ibibigay sa'yo kasi tatanggalin ang 10% niyan. Mm-hmm. At yung producer ng show na magbabayad sa'yo noon, yung ikakaltas niya na 10%, di ba? Ire-remit niya, bali 72,000, ire-remit niya sa BIR. So matatanggap mo, bawas na. Mm-hmm. Hindi buong 720,000. Pero kung kunyari, siya naman ay magbabayad sa'yo ng 1 million para sa show mo sa kabanatuan. Okay? Kabanatuan. Oo. Yung ibabayad sa'yo 1 million, hindi rin buo mo matatanggap. Mm-hmm. Ibabawas niya dyan 15%. Okay, so ang matatanggalin sa'yo, 15%, less 1 million na lang matatanggap mo. May obligasyon kasi sila. Malaki pa rin pera. Mm-hmm. Malaki pa rin, oo. Na ibigay yan o ibayad yan sa BIR. Tapos at the end of the year, katapusan ng taon, ang gagawin mo, isusuma total mo lahat ng mga total na dapat na kinita mo. So yung 720,000 plus yung 1 million, lahat-lahat yan. Okay. Ia-add mo yan. Tapos ibabawas mo yung creditable withholding tax, yung mga binayad na nila sa BIR. Hihingi ka ng form, yung tinatawag natin na 2306 na hahawakan mo yun kasi yun ang i-attach mo sa income tax return mo para magpatunay na kinaltasan ka at ibinigay na yun sa BIR. So yung net na lang, yun na lang ang babayaran mo sa BIR, di ba? Eh ngayon, eto pa, kasi nga, yung ang sinasabi natin na meron kang mga babayaran, okay, may benefit ka rin. Hindi kasi yung buong buo makukuha mo, no? Ano yung mga benefits na makukuha? Una, yung 250,000, yung unang 250,000 mo na kinita, zero tax. Ulit-ulitin natin yan, ha? Dati, magkano? 250,000. Okay. So, take home muna yon. Mm. Kumbaga, wala nang tax yon. Dati-dati kasi may tax yan, ano? Pero ngayon... Pera lang? Walang lalaki? Oo. Wala, hindi kasama, eh. Oo. Sagana ka na dyan, eh. Yung pang inooperahan mo, eh. Sinasamantala mo yung mga edits nila, di ba? Kaya, aminid! Kaya naging kwan na po rin po ako. Anesthesiologist. Binabalim ko yung mga kainuman ko. Oo nga. Gawain yan ni Boklo, sa totoo lang. Ay, si Dr. Becky Delo. Bukas pa tayo magtirahan. Ano? Naku, binibetchin mo ngayon mga ano. Atiban? Ikaw talaga atiban, ha? Ayan. So, 250,000, di ba? Tapos, yung depende sa tax table ngayon, kung saan ka papatak. Ayan. And then, yun ngayon ang babayaran mo sa BIR. At saka, pag ikaw ay professional nga, meron kang choice nga na 8% o kaya yung graduated tax na sinasabi natin. Naku, pag sinasabi professional, gumaganyan ako. Oh, di ba? Professional na professional talaga. Okay. Balita ko, Dr. Becky Bello, di ba ikaw ay isang Australiano rin? Oo. Di ba? Yes. So, since sa Australia ka, meron kang negosyo, di ba? Ano yung negosyo mo pala sa Australia? Ay, meron po ako talaga para po spa. Spa? May spa ako doon. May spa ka doon? Yes, nagbebenta para sa mga bakla. Ah, talaga? Yes. So, anong pangalan ng spa mo? Spa Cole? Hindi po. Melbourne This Way. Melbourne This Way. Oh, di ba? At saka meron din po akong tindahan doon. Meron din, oo. Bentahan po ng mga kidney. Ah, mga kidney? Oh, nakalocate po sa Kidney Australia. Panalo talaga, di ba? O yan. O di mayroon kang negosyo doon, di ba? Ang alam niyo kasi, hindi na naman nakainom ng ano eh. Nang gamot niya to si Dr. Becky Bello de Belt eh. Ayan. Pero meron po ako talagang business dyan, store. Store, o. Yes, sa Queensland. Yes. Oo, sa Queensland. Because I'm a queen. Yes, o di ba? Queen yeah. Becky Bello de Belt. Yes. Eh yung di ba nagbebenta ka, di ba? Maski sa spakul mo, di ba? Uh-huh. May binibenta ka mga produkto, di ba? Uh-huh. So, Australia, magbabayad ka ng tax. Magbabayad ako ng kangaroo. Yes. Eh, ngayon, nagtayo ka ng branch dito sa Pilipinas. Uh-huh. Okay, may branch ka dito. Magbabayad ka rin dito ng tax, di ba? Yes. O, syempre, oo. Kaya lang, depende ngayon yan kung ikaw ay Pinoy pa rin or Australiano na lang.
Okay. Ay, parang kay Kwan yan ha. Parang kay Paredes. Ay, talaga? Hindi mo alam kung Kwan siya, Australian or Kwan. Oo, or both, di ba? Oo, tinanong kasi siya na parang, kung ka ba, Pilipino ka ba? Oo, parang sinulat din yan ni Bobby Tiglaw na sinabi nga si Maria Ressa nga daw ay ano, dual din, di ba? Dual SIM. Ay, dual SIM. Bye. Oo, na meron siyang passport, American passport, may Filipino passport din daw, di ba? Ngayon, ito, edi Australiano ka nga, nagbayad ka ng buwis sa Australia. Ang tanong, magbabayad ka pa rin ba ng buwis sa Pilipinas? Kasi meron ka ditong branch, di ba? Ganito yan. Pag ikaw ay Pilipino, okay? Yes. Ang batas natin dito sa tax code natin, bubuwisan ka sa lahat-lahat ng kinita mo sa buong mundo. So lahat ng kinita mo sa branch mo dito, yung Spackle Spa. Ay, hindi na sa Spackle ngayon. Ano na pangalan? Kuan na po siya sa Sex Toys na po ngayon. Ah, Sex Toys. Dora the Sex Explorer? Hindi po. Ano? Banana Republic. But, wow! Yeah. Ay, hindi pwede. Hindi bagay sa'yo. Dapat di ba Senorita Republic? Kasi di ba Senorita lang naman yung nakita natin? Binili ko yung Banana Republic kay Lelia de Lima. Sa Bar Republic dapat. Sa Bar Republic. Uh-oh. Okay. Pero may branch ka, di ba? Senorita Republic. Kasi Senorita lang naman yung nakita mo, di ba? Hindi naman lakatan, hindi rin naman latundan. Banana cute. Oo. Banana cute. So, kung ikaw ay Pilipino, bubuwisan ka sa lahat ng kinita mo sa buong mundo. Okay? Eh, di ba nagbayad ka na ng tax sa Australia? Pwede mo bang ibawas yung mga taxes na binayad mo sa Australia dito sa taxes na babayaran mo sa Pilipinas? Pwede ba yun? Ewan ko sa'yo. Yan, maganda. Oh, okay. Maganda. Kasi marami tayong mga katambay, kasosyo, na mga OFWs, mga nagnenegosyo, na minsan hindi rin nila alam, di ba, yung sagot dyan. Okay. Ganito yan. Ikaw ay Pilipino. Mm-hmm. Okay. Dapat magbabayad ka rito ng buwis. Pero nagbayad ka sa Australia. Okay? Mm-hmm. Meron tayong tinatawag kasi mga tax treaties. Okay? Mm-hmm. Or yung tinatawag na Double Taxation Agreements, DTA. Okay? Na nag-usap na ang bansang Pilipinas at saka ang bansang Australia nito pang 1979 or 1980 na sinasabi, nag-usap na yung dalawa na pag nagbayad na sa Pilipinas or nagbayad na sa Australia, wala nang babayaran pa sa kabila. Okay? So, sa Pilipinas, magbabayad ka dito ng tax. Nagbayad ka na sa Australia, pwede mong ibawas yung ibinayad mo sa Australia. Provided ha, may provision din sa Australia, sa batas naman ng Australia, na ganun din ang gagawin nila. Na pag sila naman, may babayaran ka sa Australia, yung binayad mo sa Pilipinas, pwede na rin ibawas. Ay, ganun. Reciprocity ang tawag doon. Kumbaga, patas lang tayo. Uh-huh. Bibigyan kita ng pribilehiyo, bigyan mo rin ako ng pribilehiyo. Yun ang layunin ng mga tax treaties natin. Uh-huh. Edi, kung ano babayad mo rito, pwede mo nang ibawas yung binayad mo sa ibang bansa. Net na lang, di ba? Mas maganda, di ba? Para hindi double taxation. Yun ay kung yung bansang citizen ka or resident ka ay merong ganong treaty sa Pilipinas. Uh-huh. Kasi right now, parang 50 plus lang ang treaties natin. Paano kung kunyari ang treaty sa isang bansa, walang tax treaty tayo? Eh di wala tayong kailangan, magbayad ka pa rin ng buwis, di ba? Okay. Yun ang magiging problem doon. Ay, may nagpadala sa amin talaga. Yan ay pinadala lang ng ating kapitbahay. Diyan sa kay Aling Pasing. Nagpadala siya ng card sa Kukulaman. Maraming salamat. Maraming salamat. Uy, gusto ko ito. Alam mo ba kung paano kanto, kanawin kapag kwan? Di ba kapag kanawin? Salsalin. Hindi, kapag kwan natin, hangalin natin. Di ba sinasalsal yan? Di ba, attorney, kapag mayaman, ganyan. Ay, paano. Ginaganyan-ganyan. Ay, ganon? Sa amin, kami mga kukwan, dukha, ganito. Oh. Ayaw, ganon din ako. Alam tang mga dukha tayo, di ba? Sabay pa tayo kung magtusok, di ba? Mm-hmm. Ayan, jusok-jusok tayo. Ayan. Di pa ito nakakapusok. So, ngayon, importanteng malaman ng ating mga nakikinig na katambay, kasosyo, yung mga, lalo na yung mga suportahan niyo po ha, yung ating ano ha, 181 AA party list. Ay, grabe. Yung Madam Mocha, Green tea. Ay, ako nga nagkaroon ng mga, ano ba ito, yung kaong ba? Oh, sa shit! Oh my God. Nagbilog-bilog na. nung kagabi nga, Torni, na panaginipan ko yung tingin. Hinabol na naman niya ako. Naman nga, hindi lang bila. Niya ako. Iting, tapos naging pusit. Kadiri talaga.
Okay, tuloy natin na turn it. Oo. Kasi ito, merong mahalagang word na common sa lahat ng tax treaties ng Pilipinas with other countries. Yung tinatawag na permanent establishment or PE. Makakala mo, physical exam. Okay, physical education, di ba? Di ba pagka nag-exercise tayo, di ba? PE, di ba? Pero, putang ina. Nahulog na ba yung mga brain cells mo? Sabi ko na nga ba? Oh, ibabalik natin yan. Ito talaga, reconstructive surgery ka naman, di ba? Dr. Becky Bello, the belt. Okay. 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 Yung PE, ganito yan. Permanent establishment. Ibig sabihin, yung bang itinayo mong branch sa Pilipinas, di ba magbebenta ka nga ng mga sex toys, di ba? Sa CR na. Oo, sa Spacol mo, di ba? Eh, yan ba ay branch yan dito sa Pilipinas? Ilang buwan na ba yan dito? Pag less than 6 months or more than 6 months? Mm-hmm. Ayan. Ay, may ganun. Oo, meron ganun. Pagka 6 months or below, hindi mo pwede i-consider yan na permanent establishment. Kasi nga, less than 6 months lang naman eh. Pero pag more than 6 months na, 6 na buwan, more, dito sa Pilipinas, kinukonsidera yan na permanent establishment. Permanente kasi siya. More than 6 months. Okay. Ang ibig sabihin yan, kapag may kinikita ka sa Australia, at may kinikita ka rin dito sa branch mo sa Pilipinas na isang permanent establishment, PE, yung babayad mo na tax sa Australia, hindi mo na dapat isama yung kikitain mo dito sa Pilipinas. Kasi nga, yan ay benefit mo yan. May benefit ka pagka permanent establishment. Okay? Magbabayad ka lang pagka hindi permanent establishment. Ngayon, yung mga permanent establishments, kailangan nagkoconduct ka ng business. Yung branch mo dito, yung Spacol mo, di ba? O yung grocery mo na nagbebenta ka ng mga sex toys, di ba? Eh yan ay kailangan... mayroon kang kita, mayroon kang benta, may expenses ka, di ba? Pero, kapag yan ay, ano lang, bodega lang. Kunyari, kumuha ka ng bodega sa Kalumpang. Oo, tapos nilagay mo roon, okay, sa Bukloran, di ba? Di ba, pero ka doon, di ba? Oo, meron. Meron ka warehouse doon, di ba? Whorehouse. Malaki yung kwan ko. Malaki ang alin? Malaki yung warehouse ko. Ay, liwanagin mo. Kasi kwan nga, talagang liliwanagin ko. Di ba? Baka mahirap na naman pag napag-tripan na naman tayo dyan. No? Malalaki kasi mga tinda kong sex toys. Oo, di ba? Ano ba mga klaseng sex toys mo? Meron pa ako yung flashlight po. Yung flashlight po na nagbabibrate. Oo po. Flashlight na nagbabibrate? Oo, meron din ako yung remote control na nagbabibrate. Ay, grabe naman talaga. May mga channels yan? May channels talaga. Talaga? Ano yung mga channels? May Discovery Channel yan? Meron po yung ABS. May ABS. Tapos nag-volume mo din talaga kung gusto mo talaga lakasan yung tunog niya. Paano pag malakas? Yung vibration niya, paano? Nanginginig talaga. Ganon. Oo, gumaganyan. May lumalabas na dila talaga. Tapos pwede mo ring i-mute. Ganyan. Oo. Tapos pwede ring i-cable. Pwede rin pong antena. Ganyan. Makakasagap po kayo ng kwan. Oo, marami ka gano'n. Habang pinapanood nyo po yung channel, nandiyan po artist ang gustong gusto nyo. Meron pa nga yung pinapasok na may mga bilog-bilog, parang beads, di ba? May mga beads, di ba? May gano'n. Ay, oo nga. Di ba meron gano'n? Para siyang kwan. Oo, may gano'n. Di ba meron yung may beads? Tapos ipapasok pag hinihila, kada hila labas ng bead. Oo. Parang rosary bakla. Ang dugyot nyo. Rosary. Nakita mo yun? Oo. Meron din yung rambutan. May rambutan? Ay, oo. Yung ring. Oo, maganda. Oh, meron. Ay, no. meron din ako yung... meron ka rin yan, mga may pinili nga sequence sa akin, Joberman eh. Alam mo yung sa 20, ang tagay ito, yung 50 Shades of Grey. Di ba meron yung mga ginaganyan ng... Ay, malatigo. Malatigo. Meron ka rin yan. Meron ako. No, Whiplash. Ang binigay ko let's sa kanya it. Yung... Whip it. Diba yung ganun kanta? Come on, let's whip it. Alam mo ba kung anong binigay ko sa kanya? Ano binigay mo sa kanya? Oo. Na para ibibigay sa asawa niya. Buntot ng pahay. Imbis na susaktan ng gustuhan. Iba-ibang sizes yan, ha? Buntot pa, game shit. Bago na, no? Iba na yung sex toys mo, di ba? Kasi nga daw, minsan kasi nasasaniban siya. Di ba? Oo, kay ginagano. 50 Shades of Black. Uy, nagpagluta na daw yung si Joberman mo. Ay, naku. Oo, nagpagluta. Grabe. Yung blackheads naman, niya, naging whiteheads na. Sinobrahan mo naman kasi. Sinobra mo naman kasi injection sa kanya eh. Oo. Ay, yung hindi nilagyan ko ng sunbrox. Ah, kaya pala, effective. Oo. Eh, yun nga, di, yung mga
pag inventory lang or warehouse lang yan at bodega lang, nilalagyan mo ng mga lahat ng sex toys mo, hindi yan permanent establishment. Eh kasi wala namang bentahan eh, nilalagay mo lang naman doon eh, di ba? Ang pag sinabi mo kasing permanent establishment, may negosyong nangyayari. Ibig sabihin, merong bentahan, may binibili ka, may binibenta ka. Yun. So, kailangan basahin ng ating mga OFWs, mga katambay, mga kasosyo, basahin nila yung tax treaty kung meron nag-exist. Malalaman niyo yan sa BIR.gov.ph na website ng BIR. Ngayon, siyempre, edi pero kang ano, sex toys. Ah, buy and sell lang ba yan? So, bibilhin mo lang yan. Oo. Pagka bibili ka dito sa Pilipinas nga ng mga ganyan, i-import mo yan, di ba? Pag in-import mo yan, i-check pa nila. Oo, i-check pa nila yan. Oo, ano siyempre, i-declare mo yan. Kaya pala paratang nananakaw. Uy, di ba merong ring na parang, di ba may itim na may mga ganon? Yun nga yung rambutan. Ayun ba yun? Akala ko bilog siya. Yun nga bilog, may ganon. Flashlight pa ang tawag doon, no? Flashlight. Yung flashlight naman, attorney, yung kwan. Yun yung malambot ba yun? Hindi. Doon mo pinapasok na parang kwan yun. Para lagusap. Ganun yung flashlight. May mga, no, may mga padulas ka rin. Meron din ako. Meron pa kasi ako. Kasi masakit yung pabula. Vegetable oil. Lana. Cord oil. Mabibilo, uka na ko sa'yo. Kasi may mga sagu-saguto eh. Okay. Oh, so, pag in-import mo kasi yan, magbabayad ka muna ng mga tariffs, siyempre. Tariffs sa customs yan, hindi BIR. Babayad ka muna niyan para ma-import mo rito. Tapos, pag napasok mo na yan dito, at saka, ano, pag mabinenta mo naman yan, papatungan mo yan ng 12% VAT. Ay, gano'n? Oo, syempre. Tapos yung total gross sales mo, ibabawas mo ngayon yung mga expenses mo. Syempre, yung gross sales mo, yung benta, syempre, lalagyan mo yan ng patong, markup yan, di ba? So, yung binili mong rambutan, magkano ba rambutan ngayon? Hindi pa kasi season ngayon. Oo. Yung binibenta mo, isa sabi. Ay, yung rambutan ko ngayon? Oo, yung binibenta mong sex. Tatlo 100. May bang buy one take one ka rin ba? Hindi, pwedeng kami, ang tagay to, pwedeng free taste. May free taste? Oo, pwedeng. May test run din? Parang yung nagyari kahapon kay Jim Pereres. Pagwapo, pwede kayo pagamit. Kapag pangit, ang gagamit. Kanina isa sample sa'yo? Ikaw ang sample, ikaw yung ano, model. Ikaw yung model. Ako yung model. Model employee. Okay. Sa'yo papapractice sa yung rambutan. Ay, ganyan. Okay. Ay, may mga sex dolls ka rin. Di ba may uso na ngayon sa abroad, yung sex dolls? Ay, oo, may tinta rin ako. Meron ka rin ganyan? Mm-mm. Both babae at sa kalalaki. Alam mo, may nakita ko nakakatakot kasi yung bibig ng babae na doll, parang ang pangit kasi nakaganon na. Ay, iba sa akin. Ano sa'yo? Yung sa akin, yung kwan, Madame Tussauds. Ah, parang kipiya, hindi ba may bago siyang wax figure, diba? Na ngayon. Sa Hong Kong. Pero ang tigas naman niyan, wax figure. Hindi, gumagalaw na sa akin ngayon. Ah, gumagalaw na. Wow. Kasi may kwan niya. Kailangan walang ngipin. Ha? Kailangan walang ngipin. Ay, sakit kanya pag may ngipin. Bungal. walang sabit. Uy, napansin mo ba? Nung naggaganon-ganon siya kagabi, ay kahapon, bungal ba siya? May ngipin ba siya? Hindi, para siyang kwan. Yung pambansang burat? Yung ganito niya, para siyang kwan, horseshoe. Ah, horseshoe? Isang kwan talaga. Ang tsaka talaga, no? Oo, alam mo talaga. Oo, yung gumaganon siya, di ba? Gumalaw nga eh. Gumalaw? Gumaganon. Akala mo yung puppet? Yung gumaganon, yung mga ganon, yung mga pustiso, gumaganon. So, dapat bungal yung sex toys mo. May pangalan na ba mga sex toys mo? Ano yung pangalan yung mga sex toys ko? Ano ba naman? Siyempre kailangan, di ba? Kasi, siyempre gagamitin nila yan, mga sex toys mo. Ngayon, edi gross sales yan. Less yung cost of sales. Yung cost of sales mo, since buy and sell ka naman, yung pagkano ang pasok niya dito, pasok na naman ng salita. Magkano ang pasok sa Pilipinas? Kasi plus the tariff niya na binayaran, mga duties. Duties? Oo.
Duty free. Duty free. GM, duty free. Pag-inasok okay. Mo yan ang cost of sales. Pabubuwag talaga tayo dito sa buwis na Wednesday nito. Buwis buhay ang Wednesday natin. Tapos, minus yan, yan ang gross income mo. Tapos, magbabawas ka ngayon ng mga expenses mo bago mo makuha yung taxable expenses income. Na, oo. May mga expenses mo, mga expenses mo dyan. Mga katas ng pinaghirapan. Oo, di ba? Yan, yung mga bad debts, depreciation, marami yan na pwede mo siyang ibawas. Ay, pwede, yung assets, attorney. Ah, hindi, ang assets, hindi yan. Uh-oh. Yan ay sa balance sheet. Magandang pag-usapan natin sa susunod. Oo, si Jobber ba, yung mukha niya, pwedeng maging asset? Medyo, parang ari-arian na lang. Hindi natin masabi. Siguro talakayin natin sa susunod. Abangan niyo po muli kami sa pagbabalik namin bukas dito sa Tambayan. Ako po si Attorney Nick. Kasama si... Ayan, Dr. Becky Bello, the belt. At susunod na po ang programang Pilipinas ngayon. Nakasama si Miss Lolly Acosta at Yusek Robert Rivera. Maraming salamat po. Tambayan sa DWIZ.